kababayan, no? Sobrang dami pumunta dito sa Comelec. Okay, magandang umaga. Ayan, no? Nakikita po ninyo, no? Grabe. Nagrarally po sila ngayong araw nito sa Comelec, oh. Noto for Duterte and Marcos 2022. Ayan, no? Ang iba't ibang grupo, anak pawis, anak bayan, bayan muna. 'Tutulan ang panunungkulan ng mga Marcos. Sabi po nila, mga kababayan, ako po. Sobrang daming tao, mga kababayan. Nag-rally po sila dito ngayon sa Maycomelec, Palacio de Gobernador po kami. Kitang-kita po ninyo. Ayan, no, napakarami nila. Reject Marcos Duterte. Youth, ayan, no, kalayaan na demokrasya ipaglaban. Ako po, mga anak pawis pala to, oh. Iba't ibang mga party list nandito. Ito mga kabataan. Comelec daw, palpak daw. Panagutin. Grabe, mga ano to, mga lumalabas sa mga Marcos to, mga kababayan. Oh, reject Marcos Duterte. Wala. Nakita niyo, mga kababayan? Isipin niyo na lang. Ang vote counting machine na nag-breakdown noong 2016 and 2019, hindi pa umaabot sa 1,000. Ayon mismo sa Comelec, umaga pa lang, umabot na. So 1,800 ang nasirang vote counting machine. Bagamat sinabi nila na ito ay na-repair naman, ito ay nangangahulugan na 1.1 million sa mga botante ang siyang apektado. Ganito kalala ang ating halalan. At hindi biro ang inindang pagtitiis ng maraming mamamayan sa kanilang pagpila. Maintindihan pa natin kung ito ay dulot ng health protocol dahil sa pandemya. Pero hindi po. Ito ay dahil sa kapalpakan ng mismong Commission on Elections at yung walang hiyang Smartmatic na yan. Ang Smartmatic po, mula pa noong 2010, nung nagsimula ang ating automated election system, sinabi na natin na dapat na iba ang mga...